Magandang araw mga suking taga-subaybay. Sa araw na ito ay meron akong i-share sa inyo kung paano mag-repair ng tower fan. Actually, electric fan ito. Pero ang tawag niya tower fan kasi nga parang tower siya. Ang problema nito ayaw gumana. Amin ito, no? Amin. Kaso lang, biglang napagod. Gumana. Napagod. Sige, try nga natin kung ayaw nga bang gumana. Ito yung kanyang plug. Ating isaksak dito sa outlet. So, possibly, gagana ito. Meron itong ito, power button. Kahit anong diin natin, ayaw talagang gumana. O ayaw umikot. Meron din tayong remote control. Meron itong, ito yung power button. I-press natin. Ayaw talagang gumana. 360 degrees ito pag umikot. Ngayon, baka sabihin natin na baka yung saksakan na may problema. Tingnan nga natin. Saksak natin itong isang electric fan. Saan ba yung cord nito? Ito. Pasensya na magalaw yung video. Saksak natin. Ayun. Gumagana. So, ibig sabihin, hindi issue ang ating outlet, ang ating saksakan. Ang problema, ito talagang tower fan. Share ko sa inyo ngayon paano mag-repair nito. Troubleshoot natin. I-share ko rin kung paano mag-dismantle or mag-disassemble nito kasi sa mga baguhan, mahirap ito i-dismantle. No? Mahirap i-disassemble. Ituturo ko sa inyo ang sekreto. Sige, i-pause muna natin. Okay mga kaibigan, tapos na nating na-dismantle, na-disassemble yung ating tower fan or electric fan na tower.
ang tanong natin, bakit kaya ayaw gumana or ayaw umandar? So, number one is, i-check natin yung kanyang cord, baka sakali may putol banda rito or kaya dito sa plug. So, i-check natin. Yung kabilang test rod natin dito sa kabila, okay, hawakan ko. Ay, by the way, naka-sitting pala itong ano natin sa times 10, no? Continuity tayo, times 10 dito. Times 1, times 10, times 100, times 1K, times 10K. Dito tayo sa times 10. Okay, times 10 po yan. Tapos, i-short natin ang ating test rod para ma-adjust natin sa 0. Okay. So, kunin natin ang continuity kung wala bang putol ang ating wire, yung ating cord. Kabilang test rod dito, yung kabila dito rin. Hindi yan. Dito tayo sa kabila. Okay, buo ang linya na ito. Ibig sabihin, yung blue, laman ito kasi blue at saka brown. So, yung blue dito, common sense, yung kabila, brown yan. Tingnan natin. Dito. Okay. Pumapalo, di ba? Pumapalo. Balik natin. Ito yung blue. Blue. Tapos, pumapalo dito sa tester, oh. Pumapalo. Ibig sabihin, buo ang linya, hindi putol yung wire. Sa kabila tayo, sa brown. Dito. Saka dito. Oh, pumapalo pa rin. Balik. Kita natin dito sa multimeter. Pumapalo, ibig sabihin, buo. Ngayon, dito tayo sa fuse. Mayroong fuse ito. Ito. Dapat papalo yan, oh. Tingnan natin dito kung pumapalo ba. Oop, walang palo. Dito, hindi rin pumapalo. Ibig sabihin, ang fuse na ito ay putol, busted, open. Tanong, anong dahilan? Bakit na-open yan? Maliban na lang kung nagkaroon ng malakas na kulog, kidlat, nagkaroon ng voltage spike, puputok din yan. Pero wala namang kulog dito sa amin. I mean, walang ganun ba? Wala namang bagyo. Maganda naman ang panahon. Burn out, pwede rin. Nag-burn out tapos hindi nasaksak. I mean, hindi natanggal galing sa pagkasaksak yung appliances natin. Yun, pagbalik ng kurente, tataas din yung voltahe noon. Mag-o-open din itong fuse, pero hindi naman nag-burn out. Ibig sabihin, meron talagang dahilan dito sa loob. Mag-testing tayo ng diode. Ito nga, diode, no? Diode. Okay naman. Balik ka rin. Walang palo. Ito. Walang palo. Balik ka rin. Palo. So, okay yan. Ito, may isa pang diode. Walang palo. Ito. May palo. Ito pa lang ano natin itingnan. Pag mag-testing dito, makita natin dyan. Palo. Ayaw kumalo. Ibig sabihin, okay. Meron pang kabila. Ito naman. Palo. Uy. Palo. Balik ka rin. Palo pa rin. Shorted kaya ito? Hindi natin malalaman yan. Pause muna tayo. Tanggalin natin yung screw. Kaibigan, na tanggal na natin yung pagka-screw, check natin ulit. Ito yung kanyang fuse, ano po? Ito, fuse. Check natin. Open talaga. Kabila, balik-tarin natin ang test rods. Wala talagang palo. Dapat ganyan sana, ganyan. Ibig sabihin, open itong fuse. Tanggalin natin yung fuse. Kita ba? Yung kita sana. Sige, tanggalin natin itong fuse. Ito. Kabila. Eh. Kumalaw eh. Okay. Tanggalin natin.
yung fuse natin. Check natin ulit. Sige, i-test natin ulit ang fuse. Balik-balik na tayo. Ano po? Wala talaga. Balik tayo natin ang fuse. Wala. Wala pa rin. Wala. Wala. So, talagang busted na ito. Dito tayo sa yung sinukat natin kanina na diode. Ito yun eh. Short. Tingnan natin kung short ba. Makita ba sa tester? Tingnan natin. Ito. Itong diode na ito. Zero talaga short. Balita rin natin. Zero. Short pa rin. Pero bago natin tanggalin yan, ang suspect ko kasi, itong voltage regulator na 7805. Ito yun. Ewan kung klaro ba? KA7805. Meaning 5 volts regulator. Ito ang medyo, ano eh, pyesa na yung trabaho ay sa kanya kasi nagre-regulate ito ng voltahe para mag-supply nitong ano itong BDD tapos yung speed low medium high tapos swing ito yung nagsusupply eh kaya ang suspect ko talaga ito anyways i-try natin ano i-check natin ito yung magkabilang dulo be kung di ba zero ito naman zero pa rin litaran zero ibig sabihin ito talaga yung ano problema kaya ayaw gumana kaya naputol ang fuse tanggalin natin sa pagkahinang ito yun yan kung kita ba. Okay. Tanggalin natin. Ito yun. Init. So, testing natin. Habang wala na sa circuit. Kita natin kung shorted ba talaga. Be? Shorted. Shorted, 00 kasi kaya shorted, kabila. Shorted talaga, shorted. So, ito na yung culprit. Ito na yung sigurado tayo sira. How about yung diode kanina? Ito yun eh. Kung pag-testing natin kanina, shorted yan. Try natin ngayon ulit. Shorted ba? Hindi na. Balik tayo rin ang test prod. Klaro ba? Umapalo pero mga 50 ohms. So hindi ito sira. So ang sira lang talaga dalawa. Ito yung sira. Fuse at saka itong 7805 na 5 volts regulator. Maghanap tayo ng pampalit nito. Meron tayong junk naka-junk yung galing sa junk shop na board na sira sa TV. Meron tayong makukunan dyan. Okay, ito yun mga kaibigan. Meron tayong lumang board. Basag-basag na ito eh. Meron tayong fuse 2 amperes. Oy, tanggal na nga. Okay, ito. Buti na lang, hindi masyadong ano. Tanggal. Ayawan lang. Pero buo yata ito eh. Kita. Tapos iano natin sa meter. Okay ito. Okay pa ito. So ito na yun. Pampalit sa fuse. Voltage regulator. Hanap tayo. Na 5 volts. Swap. Ano ito? Ah.
Ayun, kung kita ba. Hanapin ang mga voltage regulator. So, meron tayong nakita kasi pinost natin sandali. Ito. Ito yun. Tingnan natin. Tanggalin natin. Ito yun. Tanggalin. Where are you? Ito. Kita ba yung pagtanggal sa ano? Paa. Dapat nakafocus. Tanggal na. Tapos balik tarin natin. Huhugutin natin sa likod. Ito na po yung tinatanggal natin. To. Okay. Ito na yun. Ang kanyang value ay ano ba to? 7905. Aywan lang kung klaro. Ayan. 7905. Di maklaro sa kamera. Sabi ng ano ko, ng cameraman. Hindi daw klaro. Pero 7905. Testing muna natin. Baka sira din to. Baka shorty din. Okay. Tingnan natin dito. Sa meter ha. Paki-focus. Walang palo. Yan, may palong, may palo mga ano ito. 10, mga 14, 140 ohms kabila. Hindi masyado. Ito, 5 times 50 ohms. Ito, better rin. Ito. Okay, ito. Hindi shorted. Hindi katulad nung isa kanina. Ito yun eh. Ito yung pinalitan natin. Yan. Zero talaga. Zero. 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 Zero din. Zero din. Kaya sabi ko sira ito. Ito naman yung fuse na open. Oh, wala. Wala. So, dalawang sira. Itong pampalit natin. Ito yung fuse na no. Buo. Buo ito. Okay. Buo talaga. Sige. Salpak natin to. Puhos muna. Okay. Ito na yung sira. Sakwira natin yan. Sira na yan. Ito yung galing sa TV board. Salpak natin. Okay. Para makita tayo sa camera. Okay na. Yung assistant, cameraman. Unahin natin yung pag no, 2 amperes ito. By the way, yung fuse is 2 amperes to 50 volts AC. Kita ba? Okay. Ito, 2 amperes din ito. Ayon sa kasulat sa board ng ito. Parang ano talaga? Okay, cameraman. Okay na. ito yung buo. Ito yung papalitan natin. Ito yung shorted at saka open yung fuse. Shorted yung 5 volts regulator. Sige, sa puwera. Tapos, unahin natin isalpak. Ingat sa ano soldering iron. Salpak natin itong fuse. Medyo masakit. Ah, okay, okay. Kasyara. Kasya na. Tulak natin yung paa para hindi matanggal. Hindi matanggal. Sorry mga kaibigan, Bisaya kasi ako. Hindi maiwasan, Bisaya yung ano ko. Ito, ihinang natin. Murong yata ng konti. Tulak natin. Okay. Kabila naman. Yung fume pala nitong solderin, itong magsolder tayo, galing sa lid, nakakasama sa katawan, kaya dapat nakamask. Yan. So, sunod nating ikabit yung
5 volts regulator na galing sa TV. Ito. Yun. Paano ito? Masyadong maluwang. I-ganyan natin. Tulak natin dyan. Dito na yung kabila. Okay. Hinang natin. Okay, nahinang na yan. So, sa tingin ko, gagana itong ano natin. Testing natin ito ngayon. Okay mga kaibigan, tapos na nating ma-assemble yung body ng ating tower fan, saka na ikabit na natin yung 5 volts regulator at saka yung fuse. Ito yung pinagpalitan natin. Ay, pamuntik ng mahulog. Ito yon, sira na yan, tapo na yan. Tapos ang tanong, gumagana ba? Yes, gumagana. Gamitan na lang natin ng remote control. Yan. Eh, by the way, nakasaksak na pala dito. Ito pala, nakasaksak na. Okay, gumagana na po. Ano? Tapos, yung fan niya, yung speed, low, dito tayo sa medium. Tapos, high, okay. Tapos, yung swing, ito yung swing, ano? Oh, naka-steady po yan. I-swing natin. Ngayon, bakit sinasabing ano, 360 degrees? Kasi, halimbawa, may mga tao dito
kawawa naman yung nakaupo sa likuran, kaya yung upper portion yan pwede nating iharap. Steady natin, tapos ikutin ko lang ha, ito yung upper portion, ito. Oh, doon na yan nakaharap. Kuha tayo ng bandpaper para malaman kung ano ba talaga. May hangin ba? Ay, ito. Ito sa harap. Oh, may hangin talaga. Sa likod naman tayo. Sa likod dito. May hangin ba? Oh, may hangin din. So, maraming salamat mga kaibigan. Ayos na po ang ating tower fan. Huwag niyong kalimutan, please like, subscribe, hit the bell. Pasensya na po, ako'y Bisaya, Mindanao, from Jimenez, Misamis Occidental.